kita na gyud na ako kung asa gi lubong si Harry Potter. Nire-review di ay. Manalo ng sneaker raffle, tulad ng sinabi ko the last 2 days, kailangan nyong mag-subscribe, share, and like sa mga video na i-release namin. At the same din sa pangatlong video na to, yung pinakauna. Ang pangalawa, kailangan nyong mag-comment sa mga video na ni-release namin. So nung Lunes, yung sa Jordan 3, ang sabi ko, maglagay kayo, mag-comment kayo ng Delicious Nibay. And then, dugtungan ninyo kung anong sapatos ang gusto ninyo. Nung sa pangalawa naman, yung Jordan 4 kahapon, sabi ko, mag-comment kayo na Delicious Levi at ano yung tawag nyo sa akin o yung nickname na alam nyo or ang name na alam nyo sa akin. Sa ngayon naman, magko-comment kayo na Delicious Levi at anong city kayo pinanganak. Okay, anong city kayo pinanganak? Yun lang. Delicious Nibay at anong city. For example, sa akin, Delicious Nibay Jensen or General Santos. At nanonood kayo sa Delicious Nibay. Sa pangatlong araw na to ay mag-open tayo ng Jordan 5. Okay, medyo maulan pa rin, the same na weather kahapon. Okay, dalawang Jordan ang i-open natin ngayon. Dalawang Jordan 5. Ito ang sapatos na suot-suot ni Michael Jordan na nakascore siya the highest point na nakuha niya sa kanyang NBA career, ang 69 points. Ito na sapatos ang suot niya. At ang pangalawang sapatos naman ay ni-release lamang last month. Last July, medyo exotic ang color ng Jordan 5 na isa. Ito ang alternate grade na Jordan 5. And this one is the Jordan 5 na Fire Red. Okay? So try natin open ang Jordan 5 Red. So this shoe, Jordan 5, was inspired by a fighter jet nang ginawa ito ni Hatfield. Okay, maganda siya ang sapatos. Nung pag-release nito, medyo hindi masyadong nagtasang hype, but this shoe was released during the last dance na mga episode. So, yan. The basic, meron siyang Nike Air sa likod. Yung kanyang outsole, merong Jumpman logo sa baba. Tapos may Nike na nakalagay sa baba. Meron siyang transparent na, yan, na outsole. At saka black. Maganda siya. Pero medyo mabigat ang kanyang outsole tsaka midsole. Medyo mabigat. Kung i-compare mo siya sa ibang mga Jordan na sapatos na to, medyo mabigat. Yung upper niya is made up of balat. Maganda din yung balat niya na quality. Then ito, sa cushioning na kanyang balat, ganyan. Yan, hawakan ko. Yan, medyo maganda rin. Okay. Tapos ang lacing niya, ito sa locking system niya, maganda rin, may red, tapos made up of plastic. Ayan. Okay, at ngayon naman, i-open natin ang Jordan alternate gray. Okay, open natin ang Jordan 5 alternate gray. Baliktad. Baliktad ba? Ay,
usual, ang return label. May nakasulat. Nakasulat. Air Jordan 5 Retro. At saka ang size niya ay 11 sa US, 10 sa UK. Air Jordan. Okay, made in China. Everything is made in China. Iba, purple or sinatawag nila na alternate grape para daw grape. Pero compare sa grape, ito naman talagang napaka-purple niya. High density ang color ng kanyang pagiging purple. Wala siyang extra na lacing. So, wala siyang extra na lacing. The same din sa locking system. So, maganda ang kanyang locking system. Okay. The same din sa tang ng mga Jordan ng 4 at saka 5, meron siyang reverse na Air Jordan na kung saan makikita mo lang kapag nasa opposite ka na tumitingin sa sapatos. So mababasa mo lang siya kapag ganyan na area. Sa loob, so the same na kulay dito, ito, the same na kulay ang nasa kanyang insole. Okay, makikita ba? Insole, hindi makikita. Yan, makikita ba? Insole. Alright. Sa baba, okay. Meron siyang transparent na white dito sa baba, natatabunan yung Jumpman na logo na color black. Okay. Tapos may black dito sa may front ng kanyang outsole and may Jordan na naka-engrave dito. Yan. Black and transparent again sa baba. Three colors na majority, it's the purple, turquoise, and the black. And some transparent na white sa may outsole niya. So, ito yung tatlong color na bumubuo sa alternate grape ng Jordan 5. So, maganda siya at saka nandito rin tayo sa magandang park ng Watford. So, dito yung ini-held yung mga training ng mga bata for football. Ayan, yung mga bata nag-training ng football. So, maswerte tayo at huminto ang ulan at sa tingin ko ay babalik ulit ang ulan maya-maya. So, maswerte tayo na nakalabas tayo. Compare the other day na talagang hindi tayo makalabas kasi talagang alakas ng ulan. Tsaka every minute lang siya nagsastop at nanuulan ulit. So, maswerte tayo at nakalibo tayo dito sa park. And this one, medyo ano siya, exotic nga. Totoo yung sinasabi nila. Exotic yung kulay niya sa purple. Medyo brave masyado na nag-design ito. But for me, I would say this is a not good, not approved shoes para sa akin. So, not approved para kay Bernie sa Delicious Nibay. Una, tinry ko siya sa paa. Okay naman siya sa paa, walang problema sa paa. Maybe the problem is the color combination. Hindi siguro siya, hindi siya personality ko, hindi siya akma sa aking personality or sa aking karakter. Probably may mga tao na kaya nilang dalhin ang kulay ng sapatos na to. Do I love purple, but this kind of purple is nakaiba talaga siya. Maybe sa video medyo ano siya, medyo light but it's too dark for me. Ngayon lang sa mga nanonood ng episode na to, sana kung meron kayong comment about sa shoes na to, tingin niyo na mali ako at tama kayo at mayroon kayong ibang opinion regarding sa alternate grape ng Jordan 5,
pwede kayong mag-comment sa channel na to, pwede nyo ako awayan, oh. Pwede kayong sabihin nyo kung ano yung opinion ninyo about sa sapatos na to. Sana ay na-enjoy ninyo ang episode na to. Don't forget to share, comment, and subscribe to this channel. And sana makita-kita tayo ulit sa mga susunod na episode. Especially tomorrow will be the last day for this 4 days na consecutive. At huwag kalimutan na mag-enter ng raffle. The only way to do the raffle is una, subscribe, share, comment, and like. And also to comment about your delicious nibay and the city na kung saan ka pinanganak. So ito ang inyong kaibigan, si Bernie, at nagsasabing delicious nibay. Bye! Bye.